For today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog! Linggo nga pala ngayon, Family Day. So ito, maaga kaming nagising ni Mister. Naghahanda ng breakfast at of course, exercise muna tayo. So naghahanda nga pala kami ni Mister ng breakfast. Magluluto nga pala ako ng scrambled egg. Gustong gusto ko talaga pag weekend may kasama ko dito sa kusina at nagluluto. Naglagay nga pala ako ng fresh cream sa itlog. Ito na yung technique para naman masarap yung scrambled egg mo. At maglalagay din pala ako dito ng onion o yung sibuyas. Hihiwain ko lang ito ng pinong-pino at pagkatapos ay imimix natin ito sa itlog. Nagluto din pala si Mister ng bacon. Namimiss ko na talaga ang Filipino breakfast. Gaya ng tapa, hotdog at saka yung toyo. Napakasarap talaga yung toyo pag umaga. Tapos paparisan mo pa ng kape at nakakamiss din pala yung pandesal. Wala talagang papantay sa sarap ng Pinoy breakfast. Kung may mga Pilipino nandito sa ibang bansa, palagi na lang talaga kaming nagkikrave ng mga toyo. At iba't ibang mga Filipino na pagkain. Buti na lang talaga may mga restaurant minsan at meron na lang mga Filipino shops. Pero ako talaga nahihirapan ako minsan mamili kasi medyo malayo-layo yung Filipino shop dito sa amin. Wala dito sa aming town kaya nakakapag-grocery shop lang talaga si Mister kapag pumupunta siya sa Auckland. Pagkatapos nga pala namin mag-breakfast, naglinis ako. Uunahin ko nga pala sa paglilinis ang kwarto ng kambal. Eh tingnan nyo naman, parang binagyo. Araw-araw ko naman itong nilinilisan pero ganyan pa rin yung itsura. Pagkatapos nga pala maglinis sa kwarto ng kambal, eh dito naman ako sa kwarto namin ni Mister. O, tingnan nyo naman, hindi pa talaga natapos yung pagpipintura. Aabuti na ata to ng bagong taon na naman. After nga palang maglinis ng bahay, eh pupunta nga pala kami ng Thames ngayon, mag-grocery shopping. So ang Thames nga pala ay isa sa mga town dito sa Coromandel Peninsula, sa North Island, New Zealand. So ito na, bibiyahe na kami at medyo maulap-ulap nga pala. Walang araw ngayon at uulan daw bukas. So after 30 minutes drive, nakaabot na kami dito sa town ng Thames at dito kami sa Goldfields Mall. Punta nga pala kami dito first sa Postie. Bibili kasi kami ng damit na susuotin ng kambal at pati na rin si Silas. Aatin kasi na kami ng kasal sa Friday. Ikakasal kasi yung pamangkin ni Mister at hindi pa kami nakabili ng susuotin ng mga bata. Pumili rin pala si Mister ng short na susuotin din niya. Pagkatapos magtingin-tingin ay nakabutas na kami ng bulsa at nakapili na mga damit. Ito talaga maganda dito sa New Zealand. Kapag off-season, nagsisale sila ng mga damit. Pagkatapos nga pala naming mamili ng mga damit, e pumunta kami dito sa Pack and Save para naman mag-grocery shopping. Nakita ko nga pala ang daming ibon na nagsisipagliparan para tuloy akong natakot para itong nasa movie. Anyway, pumasok na kami dito sa supermarket at magsisimula naman pipili na mga bagay-bagay na gagamitin natin this week sa bahay. Meron nga pala akong shopping list, ginawa ko kahapon. Kami ni Mister kapag nag-grocery shopping kami, ni-check talaga namin. At bumibigay talaga kami ng mga bagay-bagay na naka-on special o naka-markdown para naman makatipid talaga sa pamimili. Alam niyo naman dito sa New Zealand, hindi lang siguro sa New Zealand, buong earth na ata, eh nagmamahala na. Pagkatapos namin nabili lahat ng mga bagay na gusto naming bilhin today, eh nagbayad na naman. Bubutas na naman tayo ng bulsa ngayon. So total nga pala ng nabayaran sa supermarket today is $291. Uraran mga 10,000 pesos. So nag-KFC nga pala kami bago umuwi. At bumiyahin na naman. So ayan, maulap-ulap pa rin. Pagdating namin sa bahay, eh nakalimutan ko nga pala meron akong labahin na hindi ko nasampay kanina. Si Mister nga palang nagsasampay ng mga labahin. Ako naman ay busy din sa loob. Nag-a-arrange ng mga pinamili namin na groceries. Ito nga pala yung drawer ng mga pagkain na snacks ng mga bata. Nag-refill din ako ng pasta spaghetti. So nakabili ako kanina. Si Mister naman ay nag-refill din sa aming egg tray. Yung asawa ko talaga tumutulong yan. Hindi yan umuupo lang at tinitingnan ako. Kapag wala talaga yung ginagawa sa buhay, itinutulungan talaga ako sa mga gawaing bahay. Pagkatapos nga palang ma-arrange lahat ng mga grocery, eh nag-ready na kami lunch time. Hindi pa kasi nakakain si Mister at ako rin. Snack lang kanina yung kinain ko na chicken.
Yung mga anak ko naman inabusog na. So, after naming mag-lunch, nagtungo naman sa lamesa si Ariana at saka si Silas magdo-drawing. Yung mga anak ko ay sobrang hilig nila sa pagdo-drawing talaga. Pagkasapit ng alas 3, eh nag-ready naman ng kami ni Mister, eh magluluto na naman ng hapunan. Naghihiwa nga pala si Mister ng patatas. Simpleng-simple na yung hapunan na lulutuin namin tonight. While naghihiwa si Mister ng patatas, ako naman ay nag-a-arrange ng mga pinggan. Gagawa nga pala tayo for dinner tonight, eh, schnitzels. Paparisanin ng baked patatas. So, iyan, siniso na ni Mister ng garlic powder at saka herbs. Dito naman sa kabilang banda, eh ako busy din, nagsisison ng ating beef schnitzels. Ito nga pala ay cut ng ganito. So hindi natin kailangan dikdikin, so napaka-handy talaga. Wala ka nang gagawin, ilalagyan mo lang, isisison mo lang ito at i-bread mo lang ng harina at saka breadcrumbs. Magbibiyak nga pala ako ng itlog pagkatapos. Kakailanganin na din ito sa ating chicken. Ah, hindi pala chicken, beef schnitzels. Meron din ako ditong harina, sinison ko ito, salt and pepper. At breadcrumbs of course, at maglalagay tayo ng crispy fry sa ating schnitzels. Paborito ko talaga ang crispy fry kahit nung hindi pa ako nag-asawa. Si Mister nga pala ay naglagay ng ham at saka cheese. Gagawa si Mister ng parang cordon bleu na beef yung gamit. Akala ko pa naman chicken lang, ang cordon bleu pwede palang beef yung gagawin mo. Ito na, maglalagay na tayo ng harina. Bebread na natin yung ating beef cordon bleu. Napakasimple lang palang gumawa nito. Medyo marami nga lang chichiburiche. Pero worth it naman, napakasarap nito. Ginawa na to ni Mr. before. So after nating mabread yung ating karne, is ipa-fry natin ito. Of course, deep fried. At after few minutes, hinaan natin yung apoy. Eh ayan na, sobrang sarap ng ating dinner tonight. We have so many rice, so many jai. I should have asked for you. What's that? What's that? Why should you have asked me? You should have asked me. Not I should. You, mommy should ask me. Okay, let's eat dinner, guys. I have here caldereta, fresh from the. Look, caldereta. I'm gonna eat that for give lunch. Give this from Rafi. Rafi. Rafi, give this. Fresh from? So what? It's sauce. So small, we don't have so much sauce left. It's three. What? No, four. One, two, hapunan, naglinis agad at naghugas ng mga pinggan. Full force talaga kami ni Mister, nagtutulungan. Nagpupunas nga pala ako ng lamesa, all the time ito pinupunasan ko. At pagkatapos, eh nagkuha kami ng mga sinampay, nakalimutan ko nga pala, meron akong sinampay kanina. Mister nga palang nagtupi ng mga labahin, ako naman ay busy sa pagwawalis at paglilinis ng kusina. Pagkatapos kong maglinis, eh nagshower agad at nagpa-refresh. Gamit ko nga pala ang ulay, moisturizer, para naman moisturize yung mukha natin pagkatulog. Gusto ko talaga mag-moisturize kasi napakabango ng mga moisturizer. Si Mister nga pala at yung mga anak ko, nag-chill lang sa lounge sa aming sala. Ako naman ay busy na at nag-i-edit na ng mga vlog. Babasa ng mga comments at mga iba't ibang mga bagay sa social media. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!